Magandang araw mga Lodi. Sa video natin ngayon ay magre-repair tayo ng iba't ibang uri ng mga power tools na nakuha natin sa junk shop. May na-repair kasi ako dito ng isang power tools na gumagana na. Ito lang sira. Kaya na-inspired ako na maghanap uli sa mga junk shop. Kaya naglibot-libot ako sa mga junk shop dito malapit sa amin. At ito na ang mga nakuha nating mga power tools. Sobrang dami nila. Isang Bosch angle grinder. Ano ba ito? Isang Kawasaki. Meron pa. Isang planer. Sana nagpa-function pa to. Meron pang isa. Sobrang haba. Sobrang haba ng wire niya. Ano kayang sira nito? Ito, meron pa. Grabe. Nabili ko lang ito sa halagang 100 pababa bawat isa. Ito mga 30 pesos lang siguro to. Pero matagal na to sa akin. Ito. Okay pa naman siya. Sana nagpa-function ba to, sana mabuo pa natin to ulit. Meron din cordless drill. Sayang, wala tayong charger na ito. Sira na. Pero pwede naman natin itong i-direct sa charger ng laptop. Katulad nito. Pangbaklas lang ng mga screw. Meron din yung napakalaking angle grinder. Isang angle grinder din na mukhang nalubog na sa putik. Isang planer. Sa previous kong video, naayos ko na to. At okay na siya. Ginagamit ko na ito palagi. Pag nagdi-DIY ako. Ano kaya ang una nating i-repair dito? Parang gusto ko ng planer. Kaya planer na lang siguro ang unang i-repair natin. Tara guys, samahan niyo ako, magre-repair na tayo. Mga Lodi, magre-repair na tayo. Sa mga nakuha kong mga power tools, may dalawa akong makita planer na nakuha. Kaya siguro naman sa dalawa may mare-repair tayong isa. O sana pagpalain tayo, ma-repair natin silang dalawa. Ito, makita planer. Ito, makita, sobrang napakalaking grinder. Iwan ko kung saan to nagagamit. Simulan ng pag-repair. Nilagyan ko muna ito. Pagbili ko, nilagyan ko muna ito ng mga penetrant o WD-40 ang mga screw upang matanggal natin. Mas madali kasi tanggalin pag nalagyan ng mga WD-40. Ito na. Dalawang kambal. Hindi pa naman sila. Parang bago pa, pero ano kaya sira nito? Ito. Saan kaya ang original dito? Ang iba kasi makita na planer naka-engrave talaga. O hindi sticker ang ginagamit nila na may tatak na makita dito.
Iwan ko. Sana original to. Yung mga kahiba. Try natin isaksak. Try natin saksak to. Para kasing papansin pa may mga kahoy-kahoy pa. Lima to serang armature serang sunog. Sunog oh, hindi tayo susuko dito. Sana naman armature lang ang sira niya. Kasi may mga extra kasi akong armature dito ng mga cleaner. Iwan ko kung saan cleaner to. Sa mga binaklas din kasi ito ng mga power tools. Pagdating ko kasi sa junk shop, may mga binaklas na sila ng mga power tools, mga pinisa-pisa na nila. Ito na lang ang nabutan ko. Kukunin natin armature dito at try natin kung saan ang sing haba niya. Make sure guys sana hindi na nakasaksak ang mga power tools na nire-repair niya. Subukan ko nung kasi ito noon, yung washing machine. Mabuti na lang, hindi ako na kuryente. Pero hindi ko naman nakasaksak pala. Kaya iba yung ingat na lang. Sa mga nabili kong power tools sa junk shop, mga 70% siguro, nagpa-function pa sila. O nabuo-buo pa natin. Kasi kadalasan namang sira eh yung armature niya, commutator, or yung mga wiring niya. Pag wiring lang sira, mas maganda yun. Ito na kahirap. Okay pa naman siyang tignan. Okay ang sira nito. Marami. Sa pagbaklas nga pala ng kanyang pulley sa armature ay clockwise ang kanyang lusin kabaliktaran dito sa ito, normal lang ang pagbaklas, counterclockwise ang loosen. Ito, ang pagbaklas, clockwise naman ang loosen. Hindi magkasukat. Okay.
mag-ingat nga pala kayo dito sa pagtanggal nito, guys. Lagyan nyo muna ng papel ba or plastic. Baka kasi nasugatan to. Ito ang dahilan naging sira ng mga belt niya. Kapareho lang naman sila ng bearing. Ito ang kanyang kaparehong sukat. Tara, try na natin to. Lagyan natin ng grease. Rasa. Balikan natin ang kanyang carbon brush. Ngayon, isasaksak na natin siya. Sana nag-function na to. Nabuo natin, guys. May cleaner na tayo. May cleaner na tayo, guys. Kadalasan kasi nasira ang cleaner pag masyadong malalim ang nakakain ng cleaner sa kahoy. Kaya dapat hindi ganong sinasagad. Kaya dapat sakto lang ang nakakain niyang kahoy. At advice ko naman, palagi niyo itong lagyan ng oil. Kahit na ginagamit siya, kahit na ongoing ang pagtatrabaho sa planer, o yung ginagamit talaga ang planer, ay palagi niyo itong lagyan ng oil. Pag ginagamit niyo ang planer, huwag niyong hayaang matuyo itong mga bearing niya. At ito din, lagyan niyo palagi ng oil para lubricant niya, para smooth ang kain niya sa kahoy. Yun lamang po. May planer na tayo.
nabuo na natin siya. Sa susunod nating mga video ay magre-repair pa tayo ng iba't ibang uri ng mga power tools na nakuha natin sa junk shop. Kaya sana naman subaybayan niyo ako sa mga susunod kong video at paki-like naman sa mga video ko at mag-subscribe na rin sana kayo. Maraming salamat mga Lodi.